cook and talk with Madam! Assalamualaikum! Syukran! Habibi! Yan lamang po ang mga naririnig nating words pag nasa Arab countries tayo. Bakit ko nga ba ito nasabi? Kasi dadalhin po kayo sa Middle East. Wow. Which is, magluluto tayo ngayon ng chicken kebab. Alam naman natin na ang chicken kebab ay galing sa Middle East. So, gagawa tayo ng super simple lang na chicken kebab na pwede ninyong ihain sa inyong mga pamilya. So, ano pa hinihintay ninyo? Tara, samahan niyo ako at gawin na natin ang chicken kebab. So, mga madam, nakapagbabad na po tayo dito o nakapag-marinate na tayo ng ating chicken para sa ating chicken kebab. Kasi po, mas malasa at masasarap pa ang ating chicken kebab kung na-marinate po natin ito for 24 hours. Wow! So, panoorin niyo po kung ano po yung mga ginawa at spices na ginamit ko sa ating kebab. So, ito mga madam, magmamarinate po muna tayo ng ating kebab, chicken kebab, para po bukas, kasi gagawin po natin ito, mas masarap na po at mas malasa na po yung ating manok. So, umpisahan na po natin. Kailangan ko lang ng yogurt. Itabi natin ito. So, yogurt. So, mahilig po ako magtansya-tansya ng mga ingredients or mga spices. Kasi, di ba pag nanonood tayo ng mga recipe or ano yung mga dish nila, nakikita natin 1 tablespoon, 2 tablespoon, mga ganon. Pero pag trinay mo, parang may kulang. So, ako, pag pinapanood ko sila, tapos nitry ko, kasi ang pagluluto naman eh, trial and error. Wag lang sa baking. Kasi ang baking talaga, kailangan talagang exact kasi hindi mo na pwedeng ulitin. Hindi ka tulad sa pagluluto, sa mga commercial cooking, kailangan, tansya-tansya, tapos pwede mo pa kung maalat, lagyan mo ng konting asukal, di ba? So, inilagay ko na yung yogurt. Lagay natin yung pepper. Salt. Yung ating paprika. Yan, masarap ito mga madam. Wow! Paprika. Pwede nyo din po lagyan ng chili powder kung gusto nyo medyo may sipa ng anghang. Lalagyan ko na ng garlic powder. Oh, sarado pa kasi bukas pala ito. Kaka-grocery ko lang kasi kahapon. So, kumalis. Ganito na lang. So, ayan, garlic powder. Garam masala, which is mabibili nyo po ito sa mga online shops or mga Arab shops. So, lagay tayo. Kasi diba, pag mga Arab, what they call this, dish, may mga ganito, garam masala, cumin. So, ayan. So, isunod natin yung ating lemon juice. So, half lang muna ang gagawin ko, ang ilalagay ko, para matansya natin kung gaano kaasim. So, isang buo kasi ito, so yung half muna. Then, i-mix natin. Okay. Ayan. Kung alam nyo, medyo kulang ng yogurt, lagyan pa natin. Kasi medyo marami yung aking manok. So, lalagyan ko pa ng yogurt. So, depende sa yogurt ninyo. Basta yung plain yogurt na gagamitin ninyo. May Greek yogurt. So, ang nahanap ko, Swiss premium yogurt. Basta plain. So, ito yung medyo pricey dito eh. Okay, dadagdagan ko kasi marami yung manok. Yan. So, based on my research, wow! Nag-re-research na tayo ha. Kasi baka mabash tayo, hindi natin alam yung pinagsasabi natin.
So, based on my research, ang kebab pala, or chicken kebab, kebab, beef kebab, different kind of kebabs, is originated sa Middle East. Which is, sinasabi din nila, nagaling din ito sa Turkey. Kasi, yung mga Turkey soldiers daw noon, yun yung ginagawa nila, lamb. Tapos, tinutusok-tusok nila sa stick. Tapos, iihaw nila. Yun ang sabi. Pero dahil nga, mas maraming ang sabi sa Google, which is hindi ko alam kung lahat na nabasa natin sa Google is tama or meron pang iba, eh sa Middle East daw siya galing. Which is I tried before when we were in Dubai na masarap talaga yung kanilang kebab in Aksara. Wow! Tapos na-try ko na rin yung Greek kebab, which is in Greece. Hindi ko pa napupuntahan ng Turkey. Hopefully, baka punta tayo. So, super sarap talaga. So, itong gagawin kong kebab, chicken kebab, is the easiest way na pwede natin gawin sa ating mga bahay. Ayan. So, I think pwede na itong ating mixture. Itong marinade. So, ito okay na yung ating mixture, yung ating marinade mixture. So, ang gagawin natin, sa ating, ang ginamit kong manok is yung thigh, chicken thigh fillet. Kasi masarap yan mamaya. Ngayon, tutusok-tusukin ko siya para mas manuot yung lasa, mapasok sa loob. Okay? Yan. So, ang gagawin ko lang, ilalagay ko na yan siya dito at ibababad na natin siya for 24 hours. Pero kung gutom na kayo at gusto nyo ng kainin, pwede naman siya na 4 hours. Pwede na. So, sa umaga pa lang, pwede nyo nang gawin yung inyong chicken kebab. Pero sa akin, para ano, kasi marami tayong time, ibababad ko siya lang 24 hours. So, yung lemon na ginamit ko, half lang ng lemon juice. So, imimix ko na siyang ganyan. Ayan. So, bango. Wow! Talagang perfect ito, tingnan ninyo. Bukas, pag naluto ko ito, masasarapan kayo. Wow! Ayan. Wow! So, tapan na natin ng clean drop para hindi siya mapasukan ng tubig. Tignan nyo naman yung clean drop ko, ang laki, di ba? Ayan. Kasi mas makakatipid ka talaga pag malalaki na yung kinuha mo. Ayan. So, ilalagay ko na ito sa fridge for 24 hours and then tomorrow, ibibake na natin siya. So, after 24 hours, ito na po yung ating chicken na binabad natin kagabi. So, ang gagawin ko lamang po ay, nag-prepare po ako dito ng malaking potato na ang ginawa namin, kinat po namin dito para maging flat. Kasi dito po natin tutusukin yung ating mga manok. So, ang ginawa, kasi ayaw naman natin masayang yung ating patatas, so tiniplahan po natin ito ng asin at paminta para po mamaya, kahit po nagamit na natin siya dito na pinangtusok o pinagtayuan ng ating chicken kebab, ay pwede pa po natin kainin, di ba? So, yan. Ito, nag-prepare na po ako dito ng ating dito sa ating pan o tray na gagamitin natin, magtutusok po ako ng tatlong stick, abalitas para mas madaling magusok sa taas, sa tuktok. Ayan. Huwag masyadong malayo kasi depende po yun sa laki ng inyong manok. So, ayan. Tusok natin para hindi siya matutumba. So, ang gagawin natin, ito yung ating mga
chicken fillet na nababad. Tutusok ko siya dito. Ayan. Tusok. Tatlo. Depende po sa laki ng chicken ninyo. Ayan. Para maging flat siya. Kasi, di ba pag naluto, nilagay natin sa oven, tapos magbabrown siya or medyo magbablock-block siya, hindi naman sunog ha, ikakat natin siyang ganun mamaya. So, ayan. Iisa-isahin lang natin, pagpapatung-patungin natin yung ating chicken dito sa ating patatas. Ngayon, kung wala po kayong oven, pwede po itong ihawin. Or yung itusok, pwede ihawin na ganito lang or ilagay sa stick para kayo nag-iihaw, di ba? Or pwede rin, wag na wag nyo pong pipirito kasi hindi na siya chicken kebab, magiging ke-fried chicken na. So, ayan. So, ganyan lang po hanggang sa... So, ito, medyo bumibigat na yung ating chicken. So, I think hanggang dyan na lang siya. Tapos, huwag niyo pong kakalimutan na lagyan po ng foil para hindi po kayo mahirapan na maglinis. Ayan, o. Pero ang gagawin ko, maglalagay ako ng lock dito para hindi siya ano. So, naglagay po tayo dito ng foil, binalot po natin yung stick dito sa dulo para pag nilagay po natin siya sa oven, hindi po masunog yung stick. And, bago po natin, ay habang ginagawa po natin yung pagpapatong-patong ng ating mga manok or yung ating chicken kebab, kailangan po nakaset na po yung ating oven sa 180 degrees Celsius for 1.5 hours, okay? I-check nyo lang po yan na makikita nyo naman po yung kulay ng ating chicken kebab mamaya. So, ayan mga madam, i-check muna natin after 1 hour yung itsura ng ating chicken kebab. Wow! Tingnan mo yan. Ang bango! Ayan, oh. Ikita wow. Nyo yan. Kailangan talaga mag-brown-brown siya na parang sunog, pero hindi talaga yan siya sunog. Okay? Ganyan ang magiging itsura niya. Tingnan nyo yung nandun sa foil. Talagang magiging ganyan. Kaya kailangan ilagyan nyo ng foil para hindi kayo mahirapan maghugas ng tray. Oh, diba? Wow! So, ayan na mga madam, natapos na rin ang ating chicken kebab. Ayan o, ang ganda-ganda ng pagka-plating. Wow. Para talagang nasa Arab countries. Okay? So, try na natin itong chicken kebab. Ayan, tumatahol na yung mga aso sa kapitbahay. Gabi na. So, ayan, try muna natin to. So, ito, meron akong yogurt dito. Usually, sinasawsaw nila. Usually, nilalagay po nila ito sa pita bread. Kasi masarap siya pag nasa bread nila. Eh, wala po tayong pita bread at hindi po ako nakahanap ng bread na to. So, siyempre, ipapartner natin kanin. Ang lambot. Ang juicy. Akala niyo sunog, pero hindi siya sunog. Di ba, usually pag nakikita niyo sa mga kebab, talagang maitim siya both sides. So, super sarap. I-try niyo po ito sa inyong mga kitchen. Ang sarap. That's all po for today. I hope you enjoy my cooking vlog, ang ating lutu-lutuan. At sana po nagustuhan ninyo ang recipe natin for today. And I wish that makita ko po ito sa inyong mga kitchen. And please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Cook and Talk with Madam! Bye!